Yayaman ako. Protektado ako ng Panginoon sa anumang peligro. Maayos ang pamumuhay ko at ng aking pamilya. Malusog ang aking pangangatawan. Lahat ng sakit ko ay maglalaho. Mapagtatagumpayan ko lahat ng aking laban sa buhay. Ako ay matalino, may kakayahan at may talento. Madali akong kumita ng pera. Naniniwala ako sa sarili ko. Madami akong ipon at investments. Naniniwala ako na mayroon akong sapat na pera para sa lahat ng aking pangangailangan. Masaya ako sa aking buhay. Masagana ang aking pamumuhay. Stable ang aking trabaho. Laging masarap at masustansya ang pagkain ko. Protektado ako ng Panginoon sa anumang aksidente. Karapat-dapat ako sa nais ko. Mayroon ako ng lahat ng kailangan ko upang maging matagumpay. Madali at walang kahirap-hirap lumapit ang pera sa akin. Nagpapasalamat ako para sa mga positibong bagay sa aking buhay. Palagi akong may sapat na pera. Bukas ako sa walang limitasyong mga posibilidad. Nakakamtan ko kung ano man ang pinag-isipan ko. Handa akong ibahagi ang aking mga regalo sa mundo. Malikhain ako at bukas sa mga bagong solusyon. Magiging masagana ang aking pamumuhay at ng aking pamilya. Pinipili ko ang pananampalataya kaysa sa takot. Nakakaakit ako ng mga himala sa aking buhay. May kontrol ako sa aking pera. Karapat-dapat ako sa mga positibong pagbabago sa aking buhay. Nagpapasalamat ako sa kasaganaan na mayroon ako at sa kasaganaan na paparating na. May kakayahan akong makamit ang kadakilaan. Mapagbigay ako sa aking pera. Karapat-dapat ako sa yaman na nais ko. Magkakaroon ako ng magandang tahanan. Malaya ako sa pananalapi. Ako ay may kakayahang mapagtagumpayan ang anumang mga hadlang sa pera na pumipigil sa akin. Karapat-dapat akong kumita ng mas maraming pera. Malusog ang aking pangangatawan at wala akong sakit. Determinado akong maging malusog araw-araw. Masaya ako sa aking trabaho. Maayos ang relasyon ko sa lahat ng tao. Wala akong problema na hindi ko masosolusyunan. Paulit-ulit mong sabihin ito, kabayan. Sabihin mo ito tuwing umaga. Sabihin mo ito tuwing hapon. Sabihin mo ito bago ka matulog. Ipahayag mo ito tuwing nalulumbay ka, nawawala ng pag-asa. Ipahayag mo ito ng buong puso. Madaming klase ng swerte sa buhay, pero paano mo ba ma-attract ang swerte? Dito sa The Wise Kabayan, naniniwala kami sa kapangyarihan ng pagpapatotoo, pagpapahayag, at ang law of attraction. Wala namang masama kung ipapahayag mo sa daigdig ang mga nais mong makamtam, nais mong maging, at nais mong maabot sa buhay. Dahil kung ang layunin mo ay para sa ikakaunlad ng iyong sarili at ng iyong pamilya, dapat positibong kang magpahayad ng nararapat sa iyo. Walang masamang humiling sa langit, sa sansinukob na makuha ang lahat ng iyong nais sa buhay. Ang mga pahayag ng iyong kahilingan ay room refleksyon sa iyong pagpapahalaga sa buhay. Ang mga salitang iyong ipapahayag ay galing sa iyong puso at may makabuluhang kahalagahan. Alam nating lahat na ang mga pahayag ay nakakatulong sa atin o nakakasira sa atin. Gumagana ba talaga ang mga pagpapahayag na ganito? Madalas nating pagdudahan ang ating sarili. Sa katunayan, kailangan nating maging positibo at suportahan ang ating sarili. Ang pagpapatunay ay parte ng ating buhay, para masabi natin sa ating sarili at malaman na mayroon tayong isang kayamanan ng buhay, ng kapangyarihan, at pagkamalikhain. Ang mga salitang ating binibigkas, ipinahahayag ay may malaking epekto sa ating pang-araw-araw na pamumuhay.
Ito ay room refleksyon kung anong klaseng tao tayo. Kaya kung nais mong makakita ng pagbabago sa iyong buhay, bantayan ang iyong mga salita, muling ayusin ang iyong mga saloobin, at manatiling positibo sa buhay. Be wise, kabayan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, share mo naman para makapagbigay kaalaman din sa iba. For more tips para ma-inspire ka sa buhay, makaahon sa kahirapan at makapag-ipon, mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. Hanggang sa susunod ulit, salamat sa panunood ng video na ito. At kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutan na i-like, i-share at mag-subscribe.